Tinambangan ang tatlong lalaki na mga di pa nakikilalang salarin sa San Dionisio, Iloilo. Isa ang patay habang dalawa ang sugatan. May banta raw sa buhay ang namatay na biktima na dati raw nasangkot sa krimen. Makibalita tayo kay Jennifer Muniesa ng GMA Iloilo. Namatay bago pa man umabot sa ospital ang lalaking ito na pinagbabaril sa San Dionisio, Iloilo. Ayon sa pulis, negosyante ng isda ang biktima at papunta sana ng istansya sakay ng tricycle nang tambangan ng mga nakamotorsiklong salarin. Nasugatan ang dalawa pang kasama ng biktima. May motor sila na nasugata. Kag windgulp, piging patay ang suga, kaging tiro sila. Daso nang may nagasunod pagin sila, hindi lang sigurado itong isa ka, itong sa nila kaupod. Kumbala sa likod nag-agi, uko nagasunod sila, uko nagapundo sa dira nga eryaman. Nakatakas ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaki. Tinangay nila ang belt bag ng biktima. Hindi pa matukoy kung may lamang pera ang bag. Pero pag nanakaw ang isa sa mga tinitingnan ng angulo ng krimen, napag-alaman ng pulisya na dati nang may banta sa buhay ng biktima na nasangkot daw noon sa ilang kaso. Inaalam pa kung may kaugnayan ang mga ito sa nangyaring pamamaril. May mga inisyal ako nga nabatong na mga text na siya kung na may pansya blan, may patong siya. Daw may mga previous muna siya ng mga kaso mo. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang mga kaanak ng mga nabaril. Ginagamot ngayon ang dalawang nasugatan. Patuloy na inimbestigahan ng San Dionisio Police ang kaso. Jennifer Muniesa, nagbabalita, Pilipinas.